Alas stress na at alam kong gutom na yung mga manok natin, kaya punta na tayo sa manukan para mapakain na sila. Hindi pa naman napapakain si Papang kapag hindi ako nagva-vlog. Sarap din kasi mapakain kapag marami. Wow, astig! By the way, wala po akong cameraman at ako lang po yung nag-e-edit sa aking mga videos. Kaya ipapakita ko po yung behind the scene. Pag on ko ng camera, nag-backing muna ako para buwelo sa intro natin. Tripod lang po yung humahawak ng camera. Yan na, magbabaking na ako para parang astig talaga mag-drive, no? Galing mag-acting, mukhang kakapunta lang sa manukan. So ayun, nakita ko na yung camera. Kunin ko na. Kapag may taping tayo, para tayong tanga. Kumakain na po yung mga manok natin, no, na mga going to 3 months old. Yan. Tapos dito po yung iba. Yan, napatubig na rin si Papang, no? Katatapos na pala na umulan dito sa lugar namin. Yan, tapos na po itong kumain. Yan, malalaki po itong mga manok na ito. And magaganda din, no? Yung mga breeds ito, madami, no? May mga pure breeds and meron ding mga mix na. May nakahalo, mga hybrids. Wala pa tayong magandang grower. So yung grower ko dati, ito lang muna yung ginagamit, which is nasa kulungan. Napapansin nyo dito sa grower namin, mabilis itong lumaki dito. Kasi nga, close, no? hindi nakaka-exercise yung mga manok natin, no? Pero hindi po talaga ito for fattening, no? Kundi pang ano po talaga ito, pang breed. Yan. So ito yung mga selection ko. And halos lahat dito magaganda talaga. And excited na ako na lumaki ito at damang itlog, no? And, you know, napakaganda ng mga manok natin dito. Maraming ano dito, babaeng manok dito sa ganitong batch. Yan. Dati, no, pangarap ko lang talaga makabili ng mga ganitong manok. And ngayon, andito na sa ating farm. Lahat naman tayo nangangarap, no? At hindi ako nag-umpisa sa biglaan. Nakita nyo naman sa mga vlogs ko dati. Ayaw mabuksan ito. Basta magaganda dito. Merong mga naked neck, Sussex. Kita nyo mga videos ko dati, no, na talagang yung mga manok ko is purong native lang lahat. Bumili ako ng mga heritage chickens para siyempre ma-explore yung ganitong breed. At makompare natin sa native. Yung kinagandahan talaga ng heritage chickens ay yun nga lang, no, yun, no, mahal pa yung presyo niya. Pero siguro 5 to 10 years babagsak niya yung presyo nito, katulad ng caber dati. Yung caber kasi dati sobrang lakas sa market. And mahal din po yung caber dati. Ngayon wala na, per kilo na lang yung benta. Yan. Pero may naghahanap pa rin ng mga caber kasi nga napakaganda nun for meat production. Yung lasa nila hindi naman nagkakalayo dito sa heritage chickens. At saka mabigat. Yun nga lang sa pangingitlog, no, yung mga heritage chickens natin like Rhode Island, Black Oscillop, and BPR or Barred Plymouth Rock, mas malakas mangitlog kumpara dun sa caber. Yun, nakakain na sila. Yan, dito sa kulungan. Dito, buksan natin. So, wala pa akong magandang nursery station talaga. Ayan, gaganda. Lakas lumipad. Doon punta naman tayo sa kabila. Dito. Doon. Dami, dami naked neck. No? Magaganda yung naked neck. Malalaki talaga. Hindi nyo napansin ko sa mga naked neck. Sobrang bibigat. Doon. Sa dito kung ano to, lumaki na at malagay doon sa breeding pen natin. Sigurong dadami na naman yung manok natin. Ababoy namin, no? Laki na. Busog na busog. Sarap ng lechonin ito. Ito lechon. Maganda. Ito for meat lang talaga yan. No? Adobo cut, mga ganyan. Yan, ito yung mga ano natin, mga galang manok. Si Red, no, is tinali namin. Kasi yung shamo namin, pinalabas namin, and yun nga, nag-sparring sila. Yung shamo kasi talaga, hindi required. Or hindi siya kailangan na free range. Kasi sobrang tapang. Pang
papakawalan niya si Red, no? Para maka-mate na. Kasi si Red talaga, no? Kahit mahigit isang taon na to si Red sa akin, ay talaga malakas pa rin mag-mate. So, may nakalabas para dito, dalawang Black Costolorp and isang Rhode Island Red. Marami naging dito sa galang manok namin. Kaya yung iba, nilalagay namin doon sa aming nursery station. Yan si Papang sa ating breeding pen number 1 sa mga native chickens natin. So may napilay ako dito. Yan. So yung mga ganyan na klaseng manok, yung mga napilay, dahil yan sa laki ng ating mga roosters. Yan. Yung laki kasi ng ano natin, mga roosters natin dito sa breeding pen number 1, no? Ay, mga selection ko talaga, no? Sobrang bibigat, sobrang malalaki. And yung mga bisayang manok natin, ay minsan nakakalbo, no? Yung ano nila, dahil sa kuko din po ng ating mga roosters, yan. Pero don't worry, may amino acids tayo na nilalagay sa pagkain nila para bumalik agad yung kanilang balahibo. Yan. Lalong-lalo na kapag molting season ng ating mga manok, medyo yung balahibo nila hindi po masyadong matigas. So ayun, yung iba nakakalbo kasi nga malaki yung kuko ng ating mga roosters is yun nga, no, matutulis. So hindi ko naman maisa-isa yung mga roosters natin dahil nga sobrang dami ng roosters natin. Yan. Pero yung pangingitlog nila, no, maganda pa rin yung pangingitlog kahit na ganyan yung likod ng ating mga alagang manok. Hindi po yan matatanda kasi meron akong bata dito. Papakita ko sa inyo, no? Yan, no? Ito bata. Ito yung nabili ko. Siguro ito yung nasa mga 6 months old na native chicken. Yan. So, hindi masasabi na kung merong makalbo yung likod ay gamit na gamit na, no? Siguro maniniwala ako dun sa mga kal na manok. Yan. Yung mga kal na manok kasi eh, tapos nakakalbo, wala kasing mga lalaki yon. Ito kasi meron tayong mga lalaki. So, merong times na makakalbo sila, pero yun lang, no? Gamitan mo lang ng amino acids. So, saan ko ba nakakuha yung amino acids? Doon sa King's Vitaplas, may amino acids yun. Yan. And probiotics. Yan, nakatulong para sa immune system ng ating mga manok. Yan. So, yung si Papang, no? Binalikan yung mga galang manok natin dahil nga may nakalabas na mga heritage chicken. So, uliin ko yan mamaya at ilalagay sa kanilang mga breeding pens kung saan man sila dapat na breeding pen. Rhode Island Red, crossbreed sa Dickel Brown. No? So, yun yung project ko dati. No? At maganda din po yung resulta ng Rhode Island Red at Dickel Brown. Marami na rin gumagaya. And yung mga anak nila may lumalabas na halos puti lahat. And may lumalabas din na sobrang pula din. No, kasi nga, yung parent ng Dickel Brown is pure Rhode Island Red and pure White Leghorn. Yan, papakain si Papang sa ating breeding pen number 2. Pasok tayo dito. Yan, lalakas kumain. Napapansin ko rin, no, yung mga kalbong mga babae sa likod nila, yung mga paborito ng mga lalaki. Kapag marami kasi nag-mate sa kanila, yun, nag-uumpisa na na... maraming sumasakay sa kanila, lalo-lalo na malalaki yung mga roosters natin. Yan. Kaya nakakalbo yung likod nila. Yan. Meron din namang manok talaga na hindi masyado nakakalbo katulad nito. Yan. Ito, breeder ko talaga to. Yan. So, konti lang yung nakakalbo niya. Yan. Yung kalaban ng kasi talaga sa ganitong negosyo is yung malakas na ulan. Kapag umulan sa inyo ng matagalan, yan, problema yon. Pwedeng magkasipon talaga yung inyong mga manok. And syempre, kapag nagkasipon yung mga manok nyo, gagamutin nyo, gastos na naman. Yan, yun yung problema dito sa pagmamanok. Kahit fully closed na po yung kanilang pabahay, may times pa rin na nagkakasipon yung manok. Yan. And napansin ko kasi, no, kapag fully closed talaga yung pabahay, tapos hindi naarawan, medyo nangihina yung manok. Yun yung napapansin ko. Kaya yung iba, gumagawa talaga ng pabahay na kapag gabi, nininet nila, para pinapastol nila, no? Tinataboy nila yung manok doon sa kanilang bahay, yan, tapos i-close. So pagkabukas, yun, ibabalik na naman sa area na may mga damo.
So itong area kasi natin, hindi naman kalakihan to, no? 2,100 square meter lang po to. And yung nagamit namin dito is nasa mga 1,700 lang ata. Yan, no? Pero yung sa manok lahat, siguro nasa mga ano lang to lahat. Yun nga, 1,700. Yan. So, hindi pa masyadong malaki, no? Yung ganitong klaseng manukan. Yan. Pero mag-iipon ako para may pangbili ng malaking lupa. Yan, para maparami natin ng husto yung ating mga alagang manok. Kasi kapag ganito lang kalaki yung inyong manukan, no? Siguro kaya mo namang magmanok, no, kahit 2,000 chickens pa. Pwedeng-pwede. Kaso sa dami ng customers, hindi ko masusuplayan sa ganyan lang karami. Tapos hindi pa lahat matured itong mga manok natin. Kasi madami tayong dumalaga dito. Yan. So, and sabi, and sinasabi ko rin na yung iba, no, kapag naabot na nila yung peak nila sa pangingitlog, yung iba magre-rest. Yan. So, yung iba mangingitlog pa rin, patuloy pa rin. Yung iba magre-rest. Yan. Kasi nga napapahinga din talaga yung ating mga alagang manok. No, so hindi po everyday mangingitlog yung isang manok nyo. Kasi yung itlog is nade-develop 24 to 48 hours. And kapag medyo stress yung manok nyo, mas natatagalan. Kaya dapat mag-vitamins talaga tayo. Yan, ganyan naka-easy yung trabaho. Maparami or mapakunti lang yung manok nyo, halos same lang naman yung trabaho. Yan, no, nakaka-enjoy kapag ganito karami yung inyong mga alagang manok. So, dito sa ating, nagdadag tayo dito, siguro nasa mga 90 hens to. Yan, mga 100 heads, lahat ito, no? Mahigit 10 kasi yung lalaki natin dito. Yan, at saka yung babae natin is, yun nga, sabi ko, mga nasa 90 plus heads. Yan, ito, maganda talaga. Napapansin ko, basta't hybrids, mas malalaki sila. Yan. Mabibigat yung hybrids. Yun yung napapansin ko. Yan. Pero, hindi lahat ng naanak ng inyong mga manok is malalaki lahat. Mayroon talagang tinatawag na ihid. No, ihid sa amin yun eh. Iwan ko lang sa ibang lingwahe. Basta yun po yung anak nila na medyo maliit talaga. Katulad din po sa baboy, no, may mga malalaki and meron din pong maliliit. Kumpara reject. Yan. So, yung mga reject na yon is pina-freebies lang namin. And kung kaya naman sa per kilo, pwede sa per kilo. Yan, para hindi din po kayo malugi. Kailangan naman lahat i-freebies natin. Hindi naman pwede yun. No? So, dapat din po talaga dito sa pagmamanok is malaman nyo kung ano yung mga techniques sa pagbenta, no? So, meron tayong mga vlogs na makakatulong talaga sa inyo. Yan, lalong-lalo na dito sa chicken farming. No? Kasi nga, yung mga techniques ko talagang sinishare ko rin. Yan, di ko naman isishare sa inyo kung siyempre hindi effective. So, kung napapaisip kayo, no, kung anong breeds yung dapat para sa inyo, ay siyempre dun kayo sa sinasabi ko na affordable and consumable yan. Inuulit ko yan palagi para hindi po kayo maligaw ng landas. Yung affordable and consumable na breed para sa akin is, isa-isahin natin, Rhode Island Red, Black Ostolorp, no? BPR, ano pa ba, Hubbard, Sussex, mahal yan. No? Jersey Giant, mahal din. Dickel Brown, yan. And kung ano may yung mga hybrids. Pero yung mga pure breeds talaga na affordable and consumable, Hubbard, yan, Rhode Island, Black Ostolorp, BPR, yan, mga affordable. Meron kasi minsan, Dickel Brown, mahal yung bentahan nila. Meron kasi dito sa amin, 2,500 pesos yung breeders. And 250 pesos kapag chicks, yan. So kapag merong mga may napapansin ako medyo mahina dito, no? Syempre ginagamot ko. Yan. At syempre nami-maintenance tayo dito ng Intenso Premium and Intenso Power Stag, no? Once a week or twice a week. Yan, kung pwede.
Yan. Tapos, dalawang tableta na yon, no? At hindi po ma-overdose yung mga manok sa vitamins. Yan. Kasi na-overdose na naman yung manok kapag antibiotics yung binibigay nyo sa kanila, no? Kapag maraming antibiotics. Pagkatapos nilang kumain, iinom na yan sila. Yan. So maganda sana ganitong ano, kukuha ng ano, ng damo. Kaso nga lang, may moist ng, may ano, tubig ulan yung mga damo. Kasi nga umulan dito. Yan. Pero maganda talaga maglagay ng, damo everyday. No, para makatipid din po tayo. Yan, uhulihin ko yan mamaya. Si Papa nandun sa ating ano, nursery station nagpapakain. Nursery station natin, sobrang dami talagang manok. And napakaganda sa mata, napakagandang gumising at pumunta agad sa manukan kapag ganito karami yung inyong mga alaga, ganito kasigla, no? Yan. Yung mga manok po natin, no, sa totoo lang, matitibay talaga to. Dahil yung mga sakit-sakit niyan ng mga manok natin, no, madali na lamang gamutin. Yan. In case na lang kung ano, sisiu. Yung sisiu kasi medyo masilan. Yan. Punta tayo sa breeding, ano natin, sa incubator natin mamaya. Magsiselect ng mga sisiu. Yan. At magka-count dahil may buyer na po yun, prepresyuan ko na lang. Dito tayo ngayon sa isa nating hatcher. So, nakita nyo, medyo nakataong tabon tayo. Yan, dahil itong pag-hatch kasi ng sisiu, medyo maalikabok talaga. No? At medyo malansa, mabaho. No? So, ito ay, itong temperature namin dito is kapag nag-hatch, no, is tumatakbo ng 38.5 to 39. Huwag lang umabot ng 41. Yan. So kapag hatching, yun yung temperature namin, no. So hindi ko lang sinasabi na pwede yung gayahin itong temperature ko na ito, basta ito yung ginagamit namin. So ngayon, yung temperature na dito is 39 degrees Celsius. Yan. And kapag na-hatch na sila, binababaan ko yung temperature at kine-check namin always, no? And kapag bumubuka yung kanilang bunganga or na hinahapo sila or naiinitan, doon na kami sa 35 to 37 degrees Celsius, no? Yung lumabas na yung mga sisiu. Yan. Yung pinaka-critical na temperature sa sisiu is 41 degrees Celsius. Mamamatay talaga yung sisiu. So, bilangin natin, no, kung ilan to. Ito ay ano na, ilang araw na ba ito sa hatcher? Pizza cheese kasi, ito nilagay sa hatcher. Itinde yun. So, ngayon, pizza katorose na. Yan, so, 22 days. Itong mga itlog na ito, napisa na. Yung mga nilalagay namin sa baba is yung mga ready na talaga ilabas. Pero napansin namin dito, medyo may mga basa pa. So, bukas na namin ito i-harvest. May buyer na po ito actually. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Yan. Out of 42 eggs, 41. Yung napisa dito sa isang hatcher. Ganyan kaganda yung hatching rate namin dito. So, bakit ko ba pinapataas ng temperature is dapat, di ba dapat 37.5 degrees Celsius lang? Dito kasi sa temperature sa taas is masusunod talaga yung 37.5 degrees Celsius. Kaso nga lang dito sa baba, every step kasi or every tawag nito, tray, no? Bumababa din po yung humidity and temperature. So, pinapataasan talaga namin yung dito sa taas para dito sa mababa, ma-out pa yung 37.5 degrees Celsius, masunod natin. And yung ginagawa ko dito, halimbawa, nagbabrown out. Kasi, this month, 4 days at nang nag-brown out ng matagal. So, yung ginawa ko is pinainit ko yung temperature sa setter.
from yun nga 39 degrees Celsius, no? Kaya dapat masunod ko talaga yung 18 day pa lang or 20 days pa lang mapipisa na. Pero kapag walang brown out, napipisa yung itlog 17 days to 20 days. Ganyan kaganda. So, meron tayong 41 chicks sa ano natin sa pinakamababang layer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 Yan, so 38 out of 42. Goods na goods na. Yan, 42 eggs kasi yung nilalagay ko dito every ano, every tray. Depende sa ano, sa dami ng itlog. So, merong ano dito, merong hindi napisa pa, which is normal lang talaga sa pag-aalaga. 1 2 3 4 5 6 So, ito always check. Kapag ano na kasi, may napisa ng mga sisyo, or marami na, tapos meron pang hindi nakalabas, merong ganito, yan, nag-crack na siya, pero hindi siya makalabas. Yan, siguro dahil sa sobrang dami din ng sisyo natin, kahit gaano kaganda yung ating humidity, is hindi niya nakakaya. No? Kasi nga, sobrang dami nila. And siguro, stress din siya dahil siya palang hindi nakalabas, and gumagalaw-galaw dahil sa sobrang dami din nila. Kaya, every rooms, hindi ko pinupuno. Actually, dito sa, ano natin, sa rooms natin, kayang mag-cater nito ng, siguro, 20 plus. Pero yung nilalagay ko is 11 or 12 lang. Yan. So, dito, ito, patay na to. Diyan na lang yan. So, kunin nyo agad kasi babahaw yan kapag hindi natin nakuha agad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ilan na ba lahat? Yan. Basta 31, 38, no? 41 and 38. Dito naman sa layer na ito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Yan, 27. Kunin na natin yung mga shells, no, para hindi po magsikipan. Ito may mga basa pa, no. Kakapisa lang ito. 7 28 29 30 31 32 33 34. Yan. So 34 chicks dito out of 42. Meron pang hindi nakakalabas dito. So i-check na natin 'to. Ito wala na. Patay na siya, hindi na siya gumagalaw. Yan, no. Pero at least napaganda ng fertility natin dito. Yan. So, ito, wala na rin to. No? Hindi natin ma-expect kasi wala lang cracks. 22 days daw, wala lang cracks. Ibig sabihin yan, baka namatay na yun. No? At hindi ko na hihintayin yan kasi kapag hinintay natin, tapos ilalagay natin sa brooder natin, baka mamatay pa yung mga healthy chicks natin dahil nga hihintayin natin para mapisa lang yan. At syempre, mag-assist sa incubator na yung tatlo na yan, halimbawa kung mapipisa man, no? Yun lang yung i-incubate nyo. Magastos. Dahil gumagastay sa kuryente everyday. So, wala tayong magawa, no? That is business. So, dahil ika 22 days na ngayon, 22 days to 23 days, no? Always check na yung mga itlog, okay pa. Kasi yun nga yung sabi ko sa inyo, mabaho. Yung mga mahinang sisyo, alisin nyo na, o yung mga lumalabas na may mga pusod, alisin nyo na, no? Kasi hindi talaga mabubuhay yan. So, dito naman tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan. So, 14 dito. 14. Yan, 14. Ilan ba? Ulitin ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yan. So, dito naman tayo. Merong buhay dito, no? Na chicks. Yan. Mapapansin yung buhay kasi nga gumagalaw. May crack siya, gumagalaw. Kaso nga medyo ano na siya.
medyo natatagalan. So, mag-ano tayo, parang cesarean ba, no, kumpara sa tao. Tuturuan ko kayo sa technique. Napaka-importante na marunong kayong gumanito sa inyong mga alagang mga sisyo. So, itong yung ibang breeders, hindi na talaga tinutulungan yung mga sisyo. So, ako kasi tinutulungan ko yung mga sisyo dahil nga based on my experience, may mga nabubuhay pa rin. At syempre, sayang naman, no? Kapag maganda yung sisyo, maganda rin po yung presyo. So, ito, una-una yung tignan, no? Kaunti lang. So, dapat walang dugo na lumalabas kapag binalatan mo yung inyong sisyo. Ito kasi yung ano, yung medyo delay na, no? Kasi nga 23 days na 22 days na hindi pa nakalabas. So, ayun, no. Kita niyo yung puti. Yan yung puti, no. Yan. So, dyan sa puti na yan, walang lumalabas na dugo. So, ibig sabihin yan, pwedeng-pwede na siya i-CS. Yan. So, yung mangyayari kasi niyan, kung halimbawa, no, hindi natin siya naaktuhan sa ganitong araw, yan, tapos bukas mo pa siya binalatan, pwedeng masira yung paa niya kasi nga overdue na siya. Lumalaki na siya, no? Yan, tapos natutuyo na rin yung kanyang yung balahibo niya kapag natagalan pa. So ito, dahil nga 22 days pa lang, maganda na. Maganda pa, no? Yan. So wala pong dugo yan. So it means okay na okay balatan yung sisyo. And napapansin nyo, wala pa siyang dumi. Pero yung problema dito sa kanya, bloated siya. So, mabuti na lang na natulungan natin. So, siguro bukas pa natin malalaman to kung masusurvive siya. So, kapag nagsurvive siya bukas, maganda. No? So, maganda tong klaseng sisyo na to, malaki. Yun nga lang, bloated siya. So, konti lang yung chance na nakakasurvive ng ganito kapag bloated. Sobrang laki kasi ng chance niya. So, dito naman tayo sa kabila. Yan. So, ito, no, may nakita kayo na nag-crack na siya. So, itong crack na to, dahan-dahan lang tayo, yan, buhay siya. Yan. So, yung puti, hindi dumugo. No? Yan. Pero yung problema dito, sa second part layer niya ng balat, no, may mga ugat-ugat pa. So, kapag dumugo yan, magsistop tayo sa pag-CS sa kanya. At iko-continue natin bukas. So, itong balat na to, kita nyo yan, pinipisil ko. No? Ito na, pupunitin ko na. Pag dumugo yan, pag dumugo, no? Yan. So, may dumudugo, no? So, it means hindi pa siya ready na para i-CS. So, wag na natin pilitin kasi nga kapag dumugo ng malakas yan, ay didikit yan sa balahibo niya at hindi na talaga makakalabas yan kung hindi natin tutulungan. So ito, kita nyo naman, no, hindi masyadong dumugo. No? Siguro mga oras na lang to or bukas ng umaga, yun, pwede na siyang i-CS natin. So, ayun, no, ito hindi pa talaga ready. Yun, ready na. Ito hindi pa ready kasi nga yung second layer ng balat ay parang dumudugo pa. So, bukas na natin ng umaga, ito i-CS. Ganyan na po yung mga techniques and dapat talaga marunong kayo sa ganitong klase ng technique sa pagmamanok. Ito na yung mga ano natin, mga sisyo, no? Na na-count natin and binalik ko na rin yung ano, yung tinulungan natin or sinies natin. Yan. So itong mga sisyo na to is nasa 140 chicks out of 168 eggs. Yan, no? Ganyan kalakas yung hatching rate natin. Iba din po kasi yung fertility rate at hatching rate. Pero ito, out of 168, ito na, 140 chicks. Yan, 140 chicks, no? So, yung baog is 28 eggs lang. Which is super good na. Yan, punta naman tayo dito sa ating setter. Setter natin, may order tayo dito sa 15... Sana yung 15.
Nandito ata yung 15. Yan, 15, no. Buksan natin para makita nyo. Yan, 15. Yan, no. Each shackle, 15. Yan, so, may owner na po yan. At das, pero sobrang dami nitong pitcha 15 natin na harvest, no. 38.9, binuksan ko na nga yan. And 62 yung humidity. So, dito po ako nagbe-base, no, sa hygrometer natin. Yung iba kasi, may sumunod daw sa, ano, sa temperature ko. So, ito kasing incubator natin, malalaki. So, siguro yung temperature na to is hindi advisable sa mga maliliit na incubator. Ito kasi mga malalaki to. So, sabi ko nga, iba yung temperature dito sa baba, iba din po dito sa sa taas. Yan. Babaan taas. Yan. So hindi ako sumusunod dito sa mga thermostat natin kahit STC 1000 yung mga thermostat natin. So dito ako sa hygrometer talaga. No. And meron akong every incubators natin, madami yung incubators natin, no. 10 incubator 'yan and lahat 'yan nakalibrate ko na. Ako po yung talaga nagka-calibrate sa incubator. So siguro baka sa susunod no mag-calibrate tayo sa mga natin, yung may mga customers tayo na gusto mo pa-calibrate. Pero sobrang busy pa kasi, no? Siguro may time tayo dyan na para makalibrate natin yung inyong mga incubators. And kasi may mga gamit ako, no? May mga analog hygrometer and digital hygrometer, no? Para wala po talagang palya at napakataas ng fertility and hatching rate natin. Basta yung itlog nyo lang, huwag nyong patatagalin hanggang 7 days or mahigit. Dapat talaga below 5 days kung gusto nyo ng magandang hatching rate at fertility rate. So, bukas, kwarta na yan, pera na.